Kabanata 871 hanggang 880. Nagpanggap si Charlie na hanapin ito buong hapon, at nakatanggap ng tawag, sinasabing uuwi na si Tia, kaya't nag-drive siya pauwi. Nakatanggap din si Claire ng tawag mula sa kanyang ama. Bagaman nag-aatubili siya, umuwi na siya. Narinig ni Elsa na mayroong isang bisita sa bahay, at sinabi ngayong gabi na ayaw niyang umuwi para sa hapunan. Gusto ni Claire na samahan niya siya, kaya hindi siya masyadong mapahiya, ngunit nahihiya si Elsa sa sarili, kaya ginamit niya ang dahilan upang mag-overtime at kumain ng mag-isa. Hindi ito pinilit ni Claire, kaya't sinabi niya kay Jacob, "Tay, pagkatapos na dumating ang iyong mga kamag-aral mamaya, subukang huwag pag-usapan ako. Wala ako sa magandang kalagayan ngayon, at ayokong magsalita ng sobra." Panipi. Alam din ni Jacob na kung ang kanyang anak na babae ay nais na umuwi sa oras na ito at kumain ng pagkain na ito kasama niya at ng kanyang mga lumang kamag-aral, kahit na maraming mukha ito, hindi niya siya mapipilit. Kaya't sinabi niya kay Charlie, "Mabuting manugang, kailangan mo pang makipag-usap sa hapagkainan mamaya, at maging mas aktibo." "Sige." Awkward na tumango si Charlie. Sa oras na ito, tumunog ang kampana sa villa, hindi makapaghintay si Jacob na maglakad papunta sa videophone, at kaagad na sinabi kay Charlie at Claire na tuwang-tuwa, "Nandito na sila, bubuksan ko ang pinto." Matapos magsalita, binuksan niya ang pinto at dumaan sa bakuran upang buksan ang pinto. Tiningnan ni Claire ang positibong hitsura ni Jacob, hindi mapigil ang mapabuntong hininga, at tinanong si Charlie, "Sinabi mo ang aking ama at ang tiya, mayroon bang iba?" Umiti si Charlie at sinabi, "Mahigit 20 taon na silang hindi nagkita, ano ang masasabi ko?" "Masyado kang nag-iisip." Panipi. Masigasig na sinabi ni Claire, "Ngunit kapag nakikita kong ganito ang aking ama, tila medyo nasa sabik siya." Inaliw ni Charlie, "Hindi mo alam ang tungkol dito. Kung tutuusin, mayroon silang kasaysayan." Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Claire, "Ngunit ikinasal na ng aking ama ang aking ina, at siya at ang aking ina ay hindi hiwalayan. Siya ang may pananagutan at dapat maging tapat sa kasal." Panipi. Umiti si Charlie at sinabi, "Mukhang nagkaroon talaga ng relasyon sa labas si tatay. Ngayon lang niya nakita ang first love niya. Paano ito magiging seryoso tulad ng sinabi mo?" Panipi. Bamantong hininga si Claire at sinabing, "Nag-aalala lang ako, hindi na mayroon na sila ngayon." Sa oras na ito, si Mei Ching ay nasa labas ng villa, namamangha sa tuktok na villa na ito sa Oris Hill. Matagal na siyang wala sa China, kaya hindi niya naiintindihan ang maraming domestic real estate at iba pang mga bagay, o hindi niya naiintindihan. Nang sinabi sa kanya ni Jacob ang address, pinag-uusapan lamang niya ang tungkol sa Thompson Villa, at si Mei Ching ay hindi masyadong nag-isip. Ngunit pagkatapos niyang makarating sa Thompson, natuklasan niya na ang villa sa lugar na ito ay naging napakarangha at nasa atmosfera. Nang makita na nakatira si Jacob sa isang napakagarang na villa area ngayon, ginawa siyang gulat na gulat. Sapagkat tinanong niya ang kanyang mga kamag-aral na magtanong tungkol sa mga kamakailang pagpapaunlad ni Jacob sa mga nakaraang taon, ngunit ang feedback na nakuha niya ay hindi siya masyadong nasisiyahan, na medyo nalilito siya. Habang hinihintay si Jacob na buksan ang pinto sa labas ng gate ng inip si Paul, kaya't sinuri niya ang tinatayang presyo ng pagbebenta gamit ang kanyang mobile phone, at sinabi sa kanyang ina, "Ang bahay dito ay nangangailangan ng humigit kumulang na 80 milyon hanggang sa 1 bilyon. Nabasa ko ito online. Sinasabing ang mga villa ng Type A ang pinakamalaki sa laki, at malamang na nagbebenta sila ng isa hanggang ilang 10-10 milyon." Panipi. Kabanata 872. Tumango si Mei Ching at sinabi, "Mahigit sa 1 bilyon ang hindi mahal, ngunit hindi ko masyadong maintindihan. Sa sitwasyon ni Theo Wilson, paano niya kakayanin ang villa dito?" Panipi. Si Paul ay bahagyang umiti at sinabi, "Kailangan ka nitong tanungin siya ng personal." Umiti din si Mei Ching at sinabing, "Siguro tinatawag itong pagtago." Nag-isip sandali si Paul, at sinabing, "Kaya, hayaan mo akong maging matapat, nararamdaman ko na si Theo Wilson ay dapat na isang mabuting tao, ngunit hindi tulad ng isang tagong tao." Nagtataka na nagtanong si Mei Ching, "Ano ang ibig mong sabihin doon?" Sinabi ni Paul, "Wala ito, kakaiba lang ang pakiramdam." Umiti si Mei Ching at sinabi, "Kaya, huwag natin itong talakayin.
Dapat akong maging masaya para sa matandang kamag-aral na maaaring manirahan sa isang mamahaling villa. Tulad ng para sa iba, hindi namin kailangang tanungin tungkol dito. Panipi. Tumango si Paul at seryosong sinabi, Ma, tama ka. Sa oras na ito, binuksan din ni Jacob ang pintuan ng villa. Nang makita niya sina Meiching at Paul, kaagad niyang nasabi, Oh, Meiching at Paul, nandito ka, mangyaring pumasok, mangyaring mabilis na pumasok. Umiti si Meiching at sinabi, Oh, Jacob, ang ganda talaga ng bahay mo. Nang ako ay pumasok sa pamayanan na ito ngayon lamang, ito ay naramdaman na napakataas at nasa kalikasan. Ito dapat ang pinakamagandang villa area sa Oris Hill. Panipi. Mahinhi na sinabi ni Jacob, hindi ko alam kung ito ang pinakamahusay. Sa totoo lang, ngayon lang ako lumipat ng 2 araw. Panipi. Si Meiching at Paul ay lumakad sa villa kasama si Jacob. Nang makita ang magandang-maganda ang dekorasyon sa bakuran, hindi mapigilan ni Meiching na bumantong hininga, tila ang dekorasyon ng iyong villa ay marami ring maalalahanin. Dapat ito ay idinisenyo para sa iyo ng isang matataas na taga-disenyo. Panipi. Sinabi ni Jacob, sa katunayan, ang villa na ito ay hindi namin pinalamutian. Sa katunayan, ang villa na ito ay ibinigay din sa manugang ko ng kaibigan niya. Panipi. Taking gulat ng ekspresyon ni Paul, at nagsabi siya, Theo Wilson, ang villa na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon, tama ba? Ang kaibigan ni G. Charlie ay handang bigyan siya ng isang napakahalagang villa. Panipi. Tumango si Jacob at sinabi, hindi lamang ang villa ang naibigay, ngunit maging ang dekorasyon ay binayaran ng kanyang mga kaibigan. Bumili lang kami ng ilang kasangkapan sa bahay at hindi gumastos ng maraming pera. Panipi. Hindi mapigilan ni Paul na tanungin, ang villa na ito din ba nakamit ni G. Charlie na ipinapakita ang feng shui para sa iba. Masayang sinabi ni Jacob, tama ka talaga. Ang villa na ito ang kanyang gantimpala sa pagpapakita sa iba ng feng shui. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag tumingin sa manugang ko. Mukhang walang seryoso sa paggawa ng mga bagay, at walang dapat gawin, ngunit ang kanyang kakayahang tumingin sa feng shui ay tunay na natatangi sa itaas na klase ng Oris Hill. Panipi. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Paul sa kanyang puso. Karaniwan sa pagsasalita, gaano man kahalaga ang mga feng shui masters, magkakaroon ng higit sa 100 milyong mga tag ng presyo minsan, tama ba? Ipinakita ni Charlie sa iba si feng shui, at ang iba ay binigyan siya ng napakahusay na villa, na sinamahan ng magandang-maganda na dekorasyon, hindi lamang ito para sa villa, dapat may iba pang mga kadahilanan. Tila na si Charlie ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Sa pag-iisip dito, hindi mapigilan ni Paul na bulalas, sa totoo lang, naniniwala rin ako kay feng shui. Ngunit hindi pa ako nakakakilala ng isang napakahusay at napakahusay na master ng feng shui. Dahil may kakayahan si G. Charlie, kung gayon ang aking bagong kumpanya ay dapat magtanong sa kanya na tulungan akong tingnan si feng shui. Panipi. Umiti si Jacob at sinabi, kung gayon maaari kang bumalik at kausapin siya, napaka-interesante ni Charlie, naniniwala akong hindi kanya tatanggihan. Kabanata 873. Sa oras na ito, kinuha ni Jacob si Meiching at ang kanyang anak na si Paul at lumakad sa bakuran. Nang magkita sila, nagulat si Claire kay Meiching. Narinig niya na sinabi ni Charlie na ang ugali at hitsura ng Meiching ay napakaganda, ngunit hindi niya inaasahan na napakaganda nito. Bilang isang babae, naiinggit pa si Claire kay Meiching ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, talagang kamangha-mangha ng isang babae ay maaaring mapanatili ang isang mahusay na antas sa edad na 50. Medyo nagulat din si Meiching nang makita niya si Claire. Hindi niya talaga inaasahan na ang mga anak na babae nina Jacob at Elaine ay napakaganda at natitirang. Ang katabi niyang si Paul, sa sandaling nakikita niya si Claire, hindi mapigil ang medyo matulala. Nagulat din siya sa kagandahan at ugali ni Claire. Ipinakilala ni Jacob sa oras na ito, Meiching, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aking anak na si Claire. Pagkatapos nito, tiningnan niya ulit si Claire, at nakangiting sinabi, Claire, ito ang dating kaklase ng iyong ama, si Meiching, baka gusto mong tawagan siyang tiya. Nagulat si Claire sa kagandahan at ugali ni Meiching, at kasabay nito ay lalong nag-alala tungkol sa relasyon ng mag-ama sa kanya.
Kasi kumpara kay Mei Qing, tila 1,000 milya ang layo ng kanyang ina. Bilang karagdagan, ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay hindi matatag. Ngayon na mayroong isang malakas na kakumpetensya, ito ay magiging mas marupok. Gayunpaman, dahil sa kagalang-galang, nakipagkamay siya kay Mei Qing ng napakainit, at sinabi ng may paggalang, "Hello, tita." Umiti si Mei Qing, at same time na bumantong hininga, "Claire, ang ganda-ganda mo talaga." Mahinhin na sinabi ni Claire, "Tita, pinahahalagahan mo talaga ito. Kung ikukumpara sa iyo, nasa malayo ako." Panipi. "Hindi, hindi," seryosong sinabi ni Mei Qing, "noong kedad ko, hindi ako kasing ganda mo." Pagkatapos nito, tiningnan niya si Charlie at nakangiting sinabi, "Pinagpala talaga si Charlie na ikasal siya sa isang mabuting asawa." Umiti si Charlie at tumango at sinabi, "Tita, tama ka. Ito ang aking pagpapala." Panipi. Umiti si Mei Qing at ipinakilala muli ang kanyang anak, at sinabing, "Claire, ito ang aking anak na si Paul. Dapat ay mas bata siya sa iyo ng 1 taon. Ito ay dahilan upang tawagan kanya na kapatid." Panipi. Si Paul sa tagiliran ay nagmadaling inunat ang kanyang kamay kay Claire at sinabing seryoso, "Hello Miss Wilson, ako si Paul, ang aking buong pangalan ay Paul Smith, at natutuwa akong makilala ka." Si Claire ay nag-aalanggan kung makikipagkamay kay Paul, at dali-dali na sinabi ni Mei Qing, "Anak, si Claire ay isang may asawa. Kinakailangan upang maiwasan ang hinala kapag nakikipag-ugnay sa kabaligtaran S3X. Panipi. Noon lamang nakabalik ang katinoan ni Paul, dali-daling binawi ang kanyang kamay, at ngumiti ng hindi maayos, "Nahihiya talaga ako, dahil sa pantal ko." Bahagyang tumango si Claire at ngumiti bilang sagot. Hindi mapigilan ni Charlie na magulat, talagang hindi pambihira ang pagtuturo ni Mei Qing. Hindi makapaghintay si Jacob na sabihin sa oras na ito, "Mei Qing, nabili ko na ang lahat ng mga sangkap at panimple na nauugnay sa mga pinggan, at nasa kusina ngayon. Papasok kami at babugbugin ito, ano sa palagay mo?" Panipi. Tikas na tumango si Mei Qing at ngumiti, "Walang problema, magluto tayo ng pagkain para sa mga bata ngayon." Pagkatapos ng lahat, sinabi niya kay Paul, "Anak, mahusay ang pakikipag-chat mo kay G. Wade at sa kanyang asawa. Sa hinaharap, kailangan mong umunlad hanggat maaari sa mahabang panahon. Mas alam at naiintindihan ng lahat. Mabuti ito para sa pag-unlad ng bawat isa sa hinaharap. Dapat mas makipag-usap ang mga kabataan at gumawa ng maraming kaibigan upang mapalawak ang network." Panipi. Nagmamadaling tumango si Paul at sinabi, "Ma, huwag mag-alala, alam ko." Dinala ni Jacob si Mei Qing sa kusina at tumalikod upang ipaliwanag kay Charlie, sinasabing, "Ang aking manugang, narito ang aking mabuting tsaa sa mesa ng kape. Maaari kang gumawa ng 1 tasa at bigyan ng lasa si Paul." Panipi. Kabanata 874. Tumango si Charlie, "Okay Dad, I see." Nagmamadaling sinabi ni Jacob, "Gayun din, huwag kalimutan ang bagay na ipinaalala ko sa iyo." Alam ni Charlie ang pinag-uusapan. Nais niyang bigyang pansin. Kung ang biyenan ay bumalik, hindi siya papayagang pumasok sa pintuan at masira ang mga gawain ni Mei Qing sa kanyang sariling bahay. Kaya't ngumiti siya at sinabi, "Itay, huwag mag-alala, bibigyan kita ng utos ng militar para sa bagay na ito, at walang mga pagkakamali." Binigyan siya ng thumbs up ni Jacob at bulalas, "Talagang mabuting manugang ko, hindi kita gagamot sa hinaharap." Matapos magsalita, kinuha ni Jacob si Mei Qing at sumubsob sa kusina. Nagtataka na tinanong ni Claire si Charlie, "Ano ang sinabi sa iyo ni Itay? Misteryoso kayong dalawa at tila nakikibahagi sa isang nakakahiyang pagsasabwatan." Panipi. Sinabi ni Charlie, tiyak na hindi niya masasabi sa kanya na hinayaan siya ni Papa na magbantay dito. Kung babalik si Nanay, dadalhin niya ito. Kung hindi niya madadala, ibubugo niya ito at dadalhin. Kaya ngumiti siya at sinabing, "Okay lang. Pinakiusapan lang ako ni Papa na aliwin ko si Paul. Huwag hayaang isipin niya na ang aming pamilya ay walang mabuting pakikitungo." Panipi. Talaga, puno ng paniniwala si Claire. Seryosong sinabi ni Charlie, "Siyempre totoo. Hindi mo ba narinig na tinanong niya ako ngayon na magtsaa para kay Paul?" Panipi. Tulad ng sinabi niya, dali-dali niyang binati si Paul at sinabi, "Halika rito kay Paul,
at bibigyan kita ng lasa ng matataas na tsa ang binili ng aking biyanan mula sa nagbibenta ng tsa ng WeChat. Pakiramdam ni Charlie na si Paul ay isang Amerikano, kahit nakalahati siya ng lahi ng mga Inchik, marahil ay hindi niya masyadong alam ang tungkol sa tsa noong siya ay nakatira sa Estados Unidos. Sa makatuwid, ang ordinaryong tsa na binili ng kanyang biyanan sa panloloko, ay maaari pa rin itong lokohin. Sa hindi inaasahan, kaagad nang umiti si Paul at sinabi, ay, ang pinakagusto ko ay ang pag-inom ng tsaa. Dahil si Uncle Wilson ay mayroong magandang tsaa dito, kailangan ko itong subukan. Panipi. Si Charlie ay natigilan ng ilang sandali, at nakangiting sinabi, dahil naintindihan mo ang tsaa, kung gayon sa palagay ko maaari kang mabaygo. Gamit iyon, dinala niya si Paul upang makaupo sa sofa, handa ng magtsaa. Ayaw talagang makipag-chat ni Claire sa anak ng unang manliligaw ng kanyang ama, kaya't sinabi niya sa kanilang dalawa, nag-usap kayong dalawa, ayoko ng sobra sa tsaa, at nasasaktan ako. Babalik ako sa bahay at magpapahinga sandali, patawad. Nawala ako, panipi. Nagmadali si Paul tumayo at magalang na sinabi, okay Miss Wilson, pahinga ka muna. Umakyat si Claire, at sinabi ni Charlie kay Paul, umupo ka, huwag tumayo at magsalita. Pagkaupo ni Paul, tiningnan niya ang Hainan Yellow Rosewood sofa na nakaupo sa ilalim niya, at nagulat na sinabi, ang material ng sofa na ito ay talagang maganda. Sa unang tingin, ito ay gawa sa dagat na dilaw na material, at ito ay luma na. Paglabas na ng pulp, ang pagkakayari ng kahoy na ito ay partikular na maganda, isang magandang bagay. Panipi. Medyo natigilan si Charlie. Talagang hindi niya inaasahan na kahit na magkahalong lahi si Paul, ang kanyang ina ay ganap na isang Chino. Nagsasalita siya ng mahusay na Inchik, alam ang tsaa, alam ang kahoy, at kahit na alam niya ang pitina. Ang iba pang kalahati ng pinagmulang Amerikano ng taong ito ay hindi peke, tama. At bakit ang libangan niya ay katulad sa kanyang matanda? Kung hindi dahil sa kanyang blonde na buhok at isang karaniwang puting kulay ng balat, mag-aalinlangan pa siya kung naiwan siya ng matandang guro. Kabanata 875. Kaya't tumingin si Charlie kay Paul at nagtanong, Paul, madalas ka bang pumunta sa China dati? Umiling si Paul at ngumiti, pumunta lang ako dito sa negosyo paminsan-minsan, ngunit sa tuwing hindi hihigit sa isang linggo. Tinanong ni Charlie na may isang puzzled na hitsura, kung gayon paano mo malalaman ang tungkol sa tsaa, kasangkapan sa bahay at kahoy sa Chino. Umiti si Paul at sinabi, pangunahin dahil gusto ito ng aking ina. Nakilala ko lang ang mga ito noong bata pa ako. Panipi. Tulad ng sinabi niya, sinabi muli ni Paul, huwag tumingin sa akin na parabang ako ay mukhang isang halo-halong lahi, at tila mas puti ako, ngunit sa katunayan ako ay isang dilaw na tao sa aking mga buto. Masyado akong naiimpluwensyahan ng aking ina mula pagkabata. Gusto ko ang kultura ng Chino at pagkain ng Chino, ugali ng Chino at lahat ng bagay sa China. Panipi. Ayan yun. Tumango si Charlie, pinakulo ang tubig sa dagat ng tsaa, at nagsimulang maghanda ng tsaa, habang hinayaan ang mga tao na lokohin sa pagbili ng tsaa sa WeChat. Matapos ang pagtimpla ng tsaa, ibinuhos ni Charlie ang isang tasa para kay Paul at sa kanyang sarili, at ngumiti at sinabi kay Paul, halika, tikman ang tsaa ng aking matandang guro. Tumango si Paul at pinasalamatan siya, saka inakbayan ang labi at humigop. Kaagad pagkatapos, naging medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Matapos matikman ito ng mahabang panahon, nahihiyang sinabi niya, kakaiba ang lasa ni Theo Wilson sa pag-inom ng tsaa. Sa totoo lang, hindi ko matikman ang kabutihan ng tsaang ito. Bakit tinatrato ito ni Theo Wilson bilang isang mahusay na kayamanan? Nasaan ang tsaa? Panipi. Naisip ni Charlie sa kanyang sarili na ang Paul na ito ay talagang pamilyar, mas mahusay kaysa sa kanyang sariling asawa. Siya ay isang ulok na matandang guro na umiinom ng ganitong klaseng tsaa. Hindi lamang siya nabigo sa pag-inom nito, ngunit kung gaano siya uminom, mas masarap ito. Kung hindi niya siya pinigilan, tiyak na mahahanap niya ang batang babae ng WeChat na nagbibenta ng tsaa upang bumili pa. Kaya't ngumiti siya at sinabi kay Paul, ang biyanan ay bumili ng tsaang ito mula sa sinungaling sa WeChat. Nagkakahalaga ng maraming pera, ngunit talagang hindi ito magandang bagay. Panipi. Naintindihan din ni Paul ang nangyayari. Bahagyang tumango siya at sinabi kay Charlie,
Mayroon akong napakahusay na ipinagkatiwala ko sa iba at bumili mula sa timog. Mayroon akong pagkakataon na magbigay ng ilan kay G. Charlie sa susunod na araw. Hayaang tikman ito ni Theo Wilson. Ang ganda talaga ng tsaa. Ito ay isang tsaa na kinuha at pinirito ng pinakamataas na Panginoon. Panipi. Magalang na pinasalamatan siya ni Charlie at sinabing, hindi alam ng biyenan ang tungkol sa tsaa, ngunit gusto lang niya ito ng sobra, kaya kung bibigyan mo siya ng mabuting tsaa, ito ay magiging isang marahas na bagay. Ituloy mo lang ang pag-inom ng tsaa na ito at aliwin ang sarili. Panipi. Sa katunayan, ang aktibidad na psychological ni Charlie ay ang manugang na lalaki na hindi nagbigay sa kanya ng anumang magandang tsaa. Tila ba hindi nararapat para sa kanya, isang tagalabas. Hindi na maalaya ni Paul ang kaisipan ni Charlie. Naisip niya ang sinabi sa kanya ni Jacob bago pumasok sa villa at tiningnan niya si Charlie na nagtataka. Mr. Charlie, narinig kong sinabi ni Theo Wilson na ang villa na ito ay para makita ng iba. Totoo na kinita ko ito mula sa Feng Shui. Panipi. Umiti ng bahagya si Charlie at sinabi, tama yan. Sa totoo lang, hindi lamang ito pagtingin sa Feng Shui, ngunit sa pagtingin sa Feng Shui, nalulutas nito ang ilan sa mga pinakamahalagang problema para sa iba. Panipi. Taos pusong sinabi ni Paul, Mr. Sasabihin sa iyo ni Charlie iyon, ako ay isang tao na nag-aral ng aklat ng mga pagbabago at chismis at iba pang mga bagay, ngunit wala pa akong napakahusay na master upang makapagsimula, at ang aking bakanteng oras ay medyo limitado rin, kaya't ang aking pagsasaliksik ay mababaw. Panipi. Matapos magsalita, sinabi ulit ni Paul, nga pala, G. Charlie, ang aking bagong kumpanya ay opisyal na bubuksan sa Ores Hill sa lalong madaling panahon. Maaari mo ba akong tulungan na tingnan si Feng Shui? Panipi. Nakita ni Charlie na ang Paul na ito ay napakapalakaibigan sa kanyang sarili, at ang kanyang EQ at kalidad ay medyo mataas. Alinsunod sa prinsipyo ng pag-abot at hindi tamaan ang taong nakangiti, umiti siya at sinabi, kailan magbubukas ang iyong kumpanya? Maaari akong maglaan ng oras upang tumingin. Panipi. Tuwang-tuwa si Paul at sinabi, maraming salamat. Magbubukas ang aking kumpanya kinabukasan. Kung may oras ka, pwede na bukas. Panipi. Ayos lang. Kabanata 876. Sa kusina sa sandaling ito, sinuot ni Mei Ching ang kanyang apron, at sa tulong ni Jacob, nagsimula siyang i-proseso ang mga sangkap at maghanda na magluto. Tumama si Jacob sa tagiliran, masigasig na naglalaro. Pangarap niyang magkaroon ng isang araw na iyon, siya at ang kanyang minamahal na si Mei Ching ay maaaring magkaroon ng isang masaganang hapunan sa kusina na magkasama. Ngunit hindi niya inaasahan na ang panaginip na ito ay sa wakas ay magkatotoo pagkatapos ng 20 taon. Si Mei Ching ay puno ng emosyon. Siya ay nanirahan sa Estados Unidos kasama ang kanyang asawa ng higit sa 20 taon, at ang dalawa ay madalas na nagluluto ng magkasama, ngunit hindi niya kailanman pinaramdam sa sarili ang nararamdaman niya ngayon. Nararamdaman niya na ang lalaking katabi niya, basta nakatayo siya sa tabi niya, maaari niyang dalhin sa kanya ang isang walang katapusang pakiramdam ng intimacy. Pagluluto para sa kanya, abala sa kusina kasama niya, puno ng kagalakan at kasiyahan. Kapag ang dalawang tao ay magkakasamang nagluluto, palaging may alitan at pag-contact sa katawan. Minsan kinukusot nila ang kanilang mga kamay, minsan hinahawakan nila ang ibang mga bahagi. Di nagtagal, pula na silang dalawa, mukha. Pagkatapos ng lahat, pareho sa kanila ang nagkaroon ng maraming mga nakaraang kaganapan, at sila ang unang pag-ibig ng bawat isa, at kahit na noong una nilang natikman ang ipinagbabawal na prutas, pareho silang nagbigay ng una sa bawat isa. Kaya't pagkalipas ng maraming taon, pagkatapos muling makita ang bawat isa, ang mga puso ng dalawang taong ito ay laging naapektuhan ng mga alaala ng nakaraan. Ito ay tulad ng kung mayroong isang malakas na magnetic field sa loob ng dalawang tao, at ito ay ang uri ng magnetic field na inaakit ng kabaligtaran S3X. Nang si Jacob ay ipinatong ang mga kamay kay Mei Ching, naging malapit na sila sa isa't isa ng hindi mabilang na beses, at nagkaroon ng isang salpok sa puso ng maraming beses, nais na yakapin ng ibang tao ng direkta sa mga bisig. Ngunit ang salpok na ito ay mabilis na pinigilan ng pagkamahiyain sa kanyang puso. Si Mei Ching mismo ay napakamay kakayahan sa gawaing bahay, ngunit ngayon dahil nasa paligid niya ang kanyang unang pag-ibig,
Nararamdaman din niya na anuman ang gawin niya, tila medyo wala siyang pag-iisip. Kahit na laging ginulo ng lalaking nasa paligid niya. Ilang beses kapag pinuputol niya ang mga bagay, halos maikot niya ang kanyang sariling mga kamay dahil sa nakakagambala. Si Jacob ay medyo wala rin sa isipan sa tabi. Ang kanyang lakas ay hindi sa paghuhugas ng gulay, pagpili ng gulay, at pagtulong sa Meiching, ngunit sa Meiching mismo. Sa sandaling ito, pinagsisihan pa ni Jacob ang paglipat sa malaking villa ni Thompson. Sapagkat, kung ito ay nasa nakaraang bahay, sa isang maliit na kusina, dalawang tao ay abala sa pagtatrabaho dito, kahit na manghiram sila, kailangan nilang hawakan o manatili sa isa't isa. Ngunit ang kusina ng villa ni Thompson ay talagang napakalaki. Kahit na mayroong limang tao na nagtatrabaho dito ng sabay, maaari silang maging maayos nang hindi ginugulo ang bawat isa. Sa makatuwid, sa tuwing nais ni Jacob na lumapit sa Meiching, kailangan niyang makahanap ng ilang mga espesyal na dahilan o dahilan. Mahirap na nagpumiglas si Jacob at hindi naglakas loob na yakapin si Meiching. Sa tuwing nakakuha siya ng lakas ng loob, hindi nagtagal ay kinumbinsi niya ang kanyang sarili laban dito. Sa wakas, nang mailagay ni Meiching ang hipon sa palayok, biglang nagpakita ng lakas ng loob si Jacob at niyakap siya mula sa likuran ng Meiching, at bamulong at kinakabahan sa kanyang bibig, Meiching, sa nagdaang 20 taon, talagang namiss kita. Kabanata 877. Bigla, si Meiching ay niyakap ng mahigpit ni Jacob, at ang kanyang buong katawan ay naninigas sandali. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, bakit hindi niya asahan na yakapin ni Jacob ng mahigpit ang sarili pagkalipas ng 20 taon? Kung sa bagay, ito lang ang taong minahal niya sa buhay niya. Sa sandaling ito, ang kaibigang una mula sa higit sa 20 taon na ang nakakalipas ay yumakap sa kanya ng mahigpit, ang mga kamay ay mahigpit na nakadikit sa kanyang tiyan, at ang pakiramdam ay tila binalik siya sa 20 taong gulang. Mga taon ng kabataan. Ang totoong damdamin sa puso ni Meiching ay nangingibabaw, at bigla niyang hindi ito mapigilan, at ipinatong ang kamay sa kamay ng iba. Ngunit sa sandaling inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Jacob, bigla niyang napagtanto na mali sa kanya ang gawin. Kaya't humiwalay siya sa pagkakayakap kay Jacob, inayos ang buhok sa gulat, at hindi natural na sinabi, "Jacob, hindi natin kayang gawin ito dalawa, kasal ka na pala, at hindi ko kayang magkamali, Elaine." Panipi. Kaagad na nag-alala si Jacob, at nagsabi, sa simula, nagsorry siya para sa iyo. Nang kami ay magkasama, nasa isang magandang relasyon kami. Alam niya na boyfriend mo ako, at sinamantala niya ito ng lasing ako. At sa kung hindi siya napahiya, tayong dalawa ay magkasama na. Panipi. Mahina hong nagbuntong hininga si Meiching at sinabing, kahit na ang nakaraan ay kasalanan niya, ako ang pumili ng kumalas. Dahil napili kong bitawan at ibigay ka sa kanya, hindi na ako magiging katulad niya noon. Humihingi ako ng paumanhin para doon, at humihingi ako ng paumanhin para sa kanya muli. Ito ay usapin ng prinsipyo. Kung hindi man, magiging katulad ko ba siya? Panipi. Si Jacob ay nag-aalala at sinabi, ang babaeng iyon ay halos sirain ang relasyon sa aming dalawa sa buong buhay. Kailangan mo bang pag-usapan ang tungkol sa kanya tungkol sa mga prinsipyo sa ngayon? Panipi. Seryosong sinabi ni Meiching, sa katunayan, pagkatapos ng insidenteng iyon nangyari noon, alam ko din sa aking puso na ang lahat ng ito ay sanhi ni Elaine sa likuran ko. Alam kong kontrabida siya, ngunit hindi ako maaaring maging kontrabida dahil nasaktan ako ng isang kontrabida. Panipi. Tulad ng sinabi niya, tiningnan niya ulit si Jacob, at sinabing seryoso, ikaw ang asawa niya kung tutuusin. Maaari kitang makilala at makakain kasama mo tulad ng isang normal na kaibigan o isang matandang kaklase, ngunit wala kaming mga ganitong bagay, hindi posible. Panipi. Tumulo ang luha ni Jacob. Tumingin siya kay Meiching at nasamid at sinabing, imposible ba para sa ating dalawa sa buhay na ito? Matapos ang maraming taon, maaari na tayong magkita muli, ayaw mo bang makabawi para sa amin? Pinagsisihan ba ito noon? Panipi. Medyo masakit din ang ekspresyon ni Meiching at bumantong hininga siya, siyempre gusto ko, kung hindi, hindi ako gagawa ng isang espesyal na paglalakbay pabalik mula sa Estados Unidos, ngunit sa palagay ko dapat gawin ng mga Ginoo ang lahat ng gusto nila pagdating sa pera at damdamin.
Kung tayong dalawa ay may pagkakataong muling magkasama, at iyon ay dapat na matapos kayo ng hiwalayan ni Elaine. Panipi. Sumabog si Jacob nang walang pag-aatubili, kung gayon hihiwalayan ko na siya kaagad. Seryosong sinabi ni Mei Qing, Jacob, huwag mo akong pahamakin. Hindi ko sinasabing pagkatapos mong hiwalayan si Elaine, magkasama tayong dalawa. Panipi. Kinakabahan na nagtanong si Jacob, Mei Qing, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ko maintindihan, ayaw mo bang makasama ako? Panipi. Taos puso sinabi ni Mei Qing, Jacob, pagkatapos ng maraming mga taon na tayong hindi nagkita, paano tayo bigla na magpasya na magsama? Masyadong maliit ito, Panipi. Tulad ng sinabi niya na may seryosong mukha, nasa paaralan kami noong nagde-date. Sa oras na iyon, lahat kami ay mag-aral. Kailangan naming mag-aral at makihalubilo sa aming mga kaklase araw-araw. Hindi kami nagkatuluyan. Ang buhay ay naiiba sa pag-ibig. Lalo na sa ating edad, hindi lamang natin dapat isaalang-alang ang ating sariling buhay, hindi lamang ang ating sariling damdamin, kundi pati na rin ang ating mga anak at ang kanilang pananaw sa bawat isa. Panipi. Kabanata 878. Kaya't ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na maaari nating mapagpasyahan sa ating mga labi kapag tayo ay tulad ng mga kabataan. Dapat nating pag-isipang mabuti bago tayo makagawa ng isang mas may sapat na pagpapasya. Panipi. Agad na sinabi ni Jacob, hindi ko matanggap ang sinabi mo. Alam kong mayroon ka pa rin mga damdamin para sa akin sa iyong puso, at mayroon akong damdamin para sa iyo sa aking puso. Dahil ang parehong mga tao ay may damdamin, ano ang hindi mo malalagpasan? Panipi. Sa nasabing iyon, pinilit ni Jacob ang kanyang sarili na magtanong, Mei Qing, nais kong sabihin mo ang totoo, nararamdaman mo ba talaga ako tungkol sa akin? May kahihiyang sinabi ni Mei Qing, paano mo ako hihilingin na sagutin ang iyong katanungan? Pagkatapos ng lahat, magkasama kami noon, at napakaganda ng relasyon, at kaming lahat ang aming unang mahal, at nagsisi kami ng higit sa 20 taon. Ang dayo sa sarili, Panipi. Tulad ng sinabi niya, sinabi ulit ni Mei Qing, ngunit tulad ng sinabi ko ngayon lang, ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman mo. Lalong dumaloy ang luha ni Jacob, na agrabyado na parang bata. Sa loob ng maraming taon, labis na siya ng emosyonal na pagdurusa. Kaya't naramdaman niya ang labis na ginhawa sa sandaling ito nang bumalik si Mei Qing. Nang makita niya si Mei Qing, talagang napagtanto niya na ang dati niyang buhay ay palaging nasa mga kitakot-takot. Sa makatuwid, hindi niya nais na mabuhay ng ganoong uri ng buhay ng isang minuto. Nang makita si Jacob na umiiyak tulad ng isang bata, ang mga mata ni Mei Qing ay mapula. Tumakad siya patungo kay Jacob, ginamit ang kanyang manggas upang dahan-daang panasan ang kanyang mga luha, at namimagati na sinabi, Jacob, napakahirap ka sa loob ng maraming taon. Kung makakabalik ka sa nakaraan, bumalik sa isa bago ang ating pagtatapos. Sa oras na iyon, kahit na may katotohanan na kayo ni Elaine, hindi ako susuko sa iyo. Panipi. Tulad ng sinabi niya, muli siyang napabuntong hininga. Sayang, nawala ang oras, walang sino man ang maaaring pabayaan ang mga taon na bumalik. Sa isang iglap lang, lahat tayo ay nasa edad na at matatanda na higit sa kalahating daang taong gulang. Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Jacob ang kanyang kamay at nasa sabik na sinabi, Mei Qing. Dahil hindi natin maaaring pabayaan ang mga taon na bumalik, hindi natin dapat pabayaan ang ating hinaharap. Huwag nating pabayaan ang isang segundo. Panipi. Sa puntong ito, tuwang-tuwa si Jacob, lumuhod sa isang tuhod, at lumabo, Mei Qing, gusto kong makasama ka. Nang makita siyang nakaluhod, biglang nagpanik si Mei Qing, at dali-daling hinayla siya at binulalos. Oh, Jacob, anong ginagawa mo? Tayo. Matigas na sabi ni Jacob, kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, kung gayon hindi ako makakabangon dito. Sumulyap si Mei Qing sa pintuan ng kusina at sabik na sinabi, Oh, tumayo ka agad, kung papasukin mo ang mga bata, paano mo ito maipapaliwanag? Seryosong sinabi ni Jacob, kung papasok si Paul at makita ito, sasabihin ko sa kanya na mahal ko ang kanyang ina. Nais kong makasama ang kanyang ina at inaasahan kong pagpalain niya. Kung nakikita ito ni Claire, kung gayon sasabihin ko sa kanya na mahal kita, at nais kong hiwalayan ang kanyang ina at makasama ka.
Kabanata 879. Nang pag-usapan ito, biglang naging emosyonal si Jacob. Napansin niya ang mga mata ni Mei Qing at emosyonal na sinabi, "Meking, hindi talaga ako nagbibiro sa iyo. Ang bawat salitang sinasabi ko ay nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Sa nagdaang 20 taon mula nang umalis ka, hindi ako naging masaya, lahat tayo ay matanda na, bakit hindi natin maitabi ang mga kaluskos at masigasig na maghabol ng totoong pagmamahal?" Panipi. Mahinang bamaantong hininga si Mei Qing, "Jacob, naisip ko ang lahat ng sinabi mo, at sa totoo lang, mayroon din akong mga ilusyon sa aking puso. Ito ay lamang na ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang hindi tulad ng dati. Ang pangatlong partido na kinamumuhian ko sa aking buhay. Kaya't hindi ko nais na maging isang third party, kaya't hindi tayo dapat maging balisa tungkol sa bagay na ito. Bigyan mo ako ng kaunting oras, at bibigyan kita ng kaunting oras." Panipi. Nagmamadali na tinanong ni Jacob, "Handa ka bang manatili sa akin pagkatapos kong hiwalayan si Elaine?" Ang malalaking magagandang mata ni Mei Qing na may ilang magagandang mga kunot ay naobserbahan kay Jacob na walang link, at sinabing seryoso, "Jacob, inaamin ko na ang isa sa aking malaking motibo para bumalik sa China ay ang umaasang makita ka ulit. Sana maipagpatuloy ko ulit kayo." Panipi. Nasabi na, binago niya ang usapan at sinabi, "Gayunpaman, hindi kami 18 o kahit 20 taong gulang na mga kabataan. Dapat nating pag-isipang mabuti ang mga bagay ngayon. Wala akong paraan upang sagutin ang tanong kung nais ba naming makasama ka. Matapos kang tunay na walang asawa, tayong dalawa ay nagsikap na makitungo sandali, at sagutin ko ang iyong katanungan ng solemna." Panipi. Sumabog si Jacob ng walang pag-aatubili, payag ako, 10,000 beses na payag, 1,000,000 beses na payag." Seryosong sinabi ni Mei Qing, "Jacob, inaasahan ko rin na seryoso at solemne mong isa sa alang-alang si Elaine, ang iyong kasal. Isaalang-alang kung mayroon pa ring pagmamahal sa inyong dalawa. Kung mayroon ka pa ring pag-ibig, pagkatapos ay hilingin ko sa iyo ang lahat katulad ng dati, kung wala kang pag-ibig, dapat mong sabihin sa kanya ng malinaw hanggat maaari. Alam ko pa rin ang karakter mo. Kung palagi kang nagagambala, lagi kang maaabala." Panipi. Si Mei Qing ay isang kumpletong nagwagi na sa buhay, ngunit ang tanging bagay na hindi pa niya nagwagi sa kanyang buhay ay ang totoong pag-ibig. Sa makatuwid, nahuhumaling siya kay Jacob. Ang bawat isa ay dapat magkaroon ng isang nahuhumaling na bagay sa kanilang puso. Kung ang obsesibong bagay na ito ay nasa kanya, kung gayon ang kanyang buhay ay masaya at ang kanyang buhay ay natupad, ngunit kung ang obsesibong bagay ay wala sa kanya sama-sama, magsisisi siya habang buhay. Sa makatuwid, ang pagbabalik ni Mei Qing sa China sa oras na ito ay masasabing wala ng iba, upang lamang matuklasan muli ang hindi malilimutang pag-ibig sa panahong ito ng paglubog ng araw sa buhay. Hindi makapaghintay si Jacob na sabihin, "Mei Qing, hanggat hindi mo ako ginugusto at handa kang manatili sa akin, talagang hiwalayan ko si Elaine." Mahinahong bamaantong hininga si Mei Qing at sinabing, "Kayo man o siya ay sadya o hindi sinasadya, o kung ginamit ka ng iba, sa pangwakas na pagsusuri, ipinagkanulo mo ang aming damdamin. Kung talagang handa kang bumawi dito, syempre payag din ako. Bigyan ka ng pagkakataon." Panipi. Naaalala ang taon na iyon, biglang tumayo si Jacob at muli ay niyakap ng harapan si Mei Qing. Habang niyakap siya ng mahigpit, sinabi niya, "Mei Qing, pinagsisisihan ko ang nangyari noon ng higit sa 20 taon. Sa pagkakataong ito ay hindi ko hahayaang magsisi ulit. Kailangan mo akong hintayin." Panipi. Tumango si Mei Qing at marahang sinabi, "Okay. Naghihintay ako sa'yo. Ngunit hindi mo na ako maaaring hawakan ng ganito. Mali ang ginagawa natin ngayon." Panipi. Matigas na sabi ni Jacob, "Kung tama o mali, nais lang kitang hawakan ngayon." Si Mei Qing ay nahihirapan sa kanyang puso. Nais mong pag-usapan ang kanyang nararamdamang hawak, ngunit siya ay nabuhay ng disente sa kanyang buhay at hindi matanggap na napakalapit niya sa isang may asawa. Kaya't sinabi niya sa isang gulat, "Oh, pakawalan mo muna ako, hindi ito mabuti para sa amin, at kailangan ko pa ring magluto." Sinabi ni Jacob, "Nasa puso mo ako, at nasa puso mo rin ako. Ano ang masama dito?" Panipi. Matapos magsalita, talagang kinuha ni Jacob ang tapang, ibinaba ang kanyang ulo at nais na kay S.S. Mei Qing.
Mabilis na iniiwasan siya ni Mei Qing, at solemn na nang sinabi, "Matagal mo na bang nakausap ang iyong sarili?" Kabanata 880. Habang nagsasalita siya, kumalat ang isang amoy sa kusina. Bulalas ni Mei Qing, "Oh, my Longjing shrimp." Nang masabi iyon, dali-dali niyang itinulak si Jacob, namumula at tumakbo sa gilid ng kalan, at nang tumingin siya sa palayok, nagpalabas siya ng isang malungkot na sigaw, tapos na, lahat ng mga hipon ay luto na. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Jacob mula sa tagiliran, mabilis na patayin ang apoy, o masunog ito kaagad. Mabilis na pinatay ni Mei Qing ang gas sa kalan. Ang hipon na sinunog sa palayok ay sinabi ng walang magawa, "Masisisi ako sa iyo, orihinal na ito ang aking pinakamahusay na ulam, ngunit natapos na ang lahat ngayon." Si Jacob ay nahihiya din at nagkasala, at sinabi, "Dapat ba akong lumabas at bumili ka ulit ng isang bag ng mga hipon?" Sa oras na ito, kapwa sina Charlie at Paul, na umiinom ng tsaa sa labas, ay naamoy ang malambot na amoy na kumakalat sa kusina, at hindi sinasadyang sinabi ni Charlie, "Hindi ba ito gulo?" Kumunot ang noo ni Paul at sinabing, "Propesyonal na nagluluto ang aking ina. Hindi ito dapat mangyari sa kanya." Panipi. Tumayo si Charlie at sinabi, "Paul, umupo ka muna sandali. Papasok ako at titingnan. Huwag kang magtaka." Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Paul, "Pupunta rin ako." Matapos sabihin na babangon na siya, inunat ni Charlie ang kanyang kamay, pinindot siya pabalik, at ngumiti, umupo at uminom ng tsaa. "Pupunta lang ako at makikita ko ito." Panipi. Ano ang iniisip ni Charlie sa oras na ito ay, kung ang kanyang ina at biyanan ay gumagawa ng kahoy na panggatong sa kusina sa oras na ito, at ang dalawa sa kanila ay nagulo at nakalimutan kung ano ang nasa palayok, gaano siya kahihiyan sumugod sa ganito. Iba siya. Ang kanyang ina at Jacob ay hindi nauugnay sa dugo. Pumasok lang siya para manood ng palabas. Hindi alam ni Paul na ang puso ni Charlie sa oras na ito ay ang lahat ng mga saloobin na panuurin ang palabas. Nang makita na humakbang na si Charlie sa kusina, hindi na niya ito pinilit. Dumating si Charlie sa kusina, binuksan ang pintuan ng kusina at nag-usisa. Nang makita na ang dalawang tao sa kusina ay nagmamadaling magayos at sinunog ang palayok, ang kanilang mga damit ay mukhang maayos at walang mali sa kanila, hindi mapigilan ni Charlie na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Nais niyang lumapit at kumain ng isang melon, ngunit wala siyang balat na pakwan. Gayunpaman, ang pagtingin sa mga mukha ng matanda at ang kanyang unang pag-ibig, kapwa mukhang medyo pula, at pakiramdam na parang ang dalawa ay dapat magkaroon ng ilang malapit na pakikipag-ugnay ngayon lang. Kaya sadyang nagkukunwaring nagulat si Charlie at tinanong, "Itay, tita, hindi ko alam kung ano ang sumunog, maayos ba kayong dalawa?" Nagmamadali na sinabi ni Jacob sa gulat, "Bueno, walang mali, aksidente lamang, sinunog ang palayok, hinarap ko ito, huwag mag-alala." Sinabi ni Charlie, "Makikita pa rin ng dalawang tao ang pagkalito pagkatapos manood ng palayok, dapat wala kayong nagawang mabuti ngayon na mabuti." Sinabi ni Jacob na may isang konsensya na may kasalanan sa oras na ito, "Charlie, dapat kang lumabas at kumuha ng tsaa kasama si Paul. Ito ay sapat na upang makasama ako at si Tia dito."